Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga... To meet the new co-owner of Apex, my daughter, Justin. Hi, cuz. Narito na nga ang ating mga karagdagan na aabangan sa bagong yugto sa Abot Kamay na Pangarap. Kinagulat nga ng mabalitaan dito ni Giselle. May tumawag sa kanya at ibinalita na buhay pa pala itong kanyang anak at pinapangalanan na ito nga ay si Justin. At dito naman na matagumpay ang pagtulong dito ni Analyn upang gamutin itong kanyang lolo Pepe. At dahil sinabi noon ni Don Pepe dito kay Giselle na marami pa daw siyang pwedeng gawin upang makabawi dito sa kanyang anak. At ito na nga ba ang kanyang tinutukoy na matatagpuan? Itong isa pang apo dito ni Don Pepe na si Justin, na anak nga dito ni Giselle. At dito naman na magbabalik muli sa Apex Hospital itong si Analyn, kasabay ng mga bagong karakter na kanyang makakasama at makilala. At isa nido itong kanyang pinsan na anak ni Giselle na si Justin. At dito naman na ipapamana pangsamantala dito ni RJ at Giselle sa kanyang anak na si Justin itong Apex Hospital. Kaya ipinakilala ito ni Giselle sa kanila bilang co-owner ng Apex. At nagulat naman ang lahat na biglang dumating ang anak ni Giselle na si Justin. At labis naman ay kinagulat din dito ni Zoe at Moira dahil mayroon na naman silang panibagong haharapin at mas matapang pa nga dito kay Giselle. Lalo pa ngayon na malakas ang kutob dito ni Giselle na itong si Zoe ay hindi niya tunay na kadugo at pamangkin dahil sa mga ikinikilos nito na hindi maganda at nagigilty na nga itong si Zoe dahil sa kanyang ginawa dito kay Don Pepe. At sa muling ang paggaling ni Don Pepe ay kasabay nito ay masisiwalat naman ang mga sikreto nila Mayra at Zoe at Carlos na matagal na nga nilang inilihip dito kina Lynette at Analyn at lalong-lalo na dito kay RJ. At itong si Don Pepe ang magpapatunay sa lahat na itong si Zoe ay isang impostor. At ang pangloloko nga dito ni Carlos, dito kay Lynette at dito naman kay RJ. Sinubukan naman na magpaalam muli dito ni Lynette kay Carlos upang bumalik na sa Apex Hospital upang dumalo sa prayer na para sana sa mabilisang kagalingan dito ni Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Lynette na hindi naman daw siya kapamilya ng tanyag. At ano naman ang gagawin doon ni Lynette? Buti sana kung ito ay si Analyn. Dahil maintindihan nga ni Carlos na doon siya mamalagi dahil kanyang lolo ito. At dito naman na tahimik itong si Lynette habang pinapakinggan ang mga sinasabi dito ni Carlos. At maya-maya naman ay nakatanggap ng tawag itong si Carlos. At walang kalamalam itong si Lynette na itong si Moira ang tumatawag dito kay Carlos at sinabi na kinakailangan daw nilang magkita dahil may mahalaga daw silang pag-uusapan tungkol nga dito sa mga naririnig ni Moira at nababalitaan na pinagdudahan daw itong si Carlos ni Giselle na may kinalaman sa nangyari ngang cardiac arrest dito ni Don Pepe. At dito naman nakumpirma ni Moira na may ginawa nga itong si Carlos Benitez upang makardiac arrest at hindi nga natuluyan dahil bigla nga dumating itong si Analyn at Doc Lindon. At dahil dito magugulat naman itong si Carlos sa ibabalita din dito ni Moira sa kanya na nagiging positive ang resulta ng fingerprint dito ni Zoe doon naman sa presento ng mga pulis. At nagpaplano na nga ang dalawang ito na kung ano daw ang kanilang dapat gawin. Kinakailangan na hindi makarating dito kina Giselle at RJ itong resulta ng fingerprint dito ni Zoe. Dahil kapag nagkataon, ay sa kulungan nga pupulutin itong si Zoe at tuluyan ng mapatalsik sa Apex at wala siyang makuhang mana. Yan po ating pakatutugan mamaya, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.